Bolto-boltong shabu ang nakumpiska ng Philippine National Police at Philippine Drug Enforcement Agency pagpasok ng bear months. Noong Setyembre pa lamang, umabot na sa mahigit sa 5.5 bilyong pisong halaga ng shabu ang nakumpiska sa Zambales, Bataan at Cavite. Ngunit ayon kay PNP Drug Enforcement Group spokesperson, Police Lieutenant Colonel Cherry Lou Donato, hindi ito nangangahulugan na mataas ang demand ng illegal drugs sa bansa sa ganitong panahon, kaya't dumadagsa ang maraming supply. Gayunman, hindi aniya nila isinasantabi ang posibilidad na samantalahin ang mga sindikato ang holiday season, lalo na't maraming pera ang mga tao dahil sa mga bonuses at 13th month pay ng mga empleyado. Hindi po natin inaalis yung sabali na pwedeng i-attribute dahil mag-holiday season na po. But of course, yung ating mga kapulisan naman po, alam niyo naman po na any time of the season, lagi naman po tayong nakaantabay at laging walang humpay po yung ating inilulunsod na operasyon, lalo sa pinagbabawal ng gamot. Kasabay ng holiday season, nagbabala din ang PNP DEG sa publiko, lalo na sa mga kabataan, sa mga modus operandi ng mga sindikato. Iwasan ani ang pagsama sa mga pagtitipon o party sa mga hindi lubusang kakilala. Mag-ingat din sa pagtanggap ng pagkain at inumin dahil maaari ani itong haluan ng illegal na droga. Huwag ding basta tumanggap ng mga character-inspired candy dahil kahalintulad aniya ang itsura nito sa mga ecstasy. Sa mga magulang naman po na katulad ko, huwag natin kakalimutan palalahanan ng ating mga anak, especially yung mga kababaihan na kailangan maging mapili po sa ating mga sasamahang mga kaibigan at lalong hindi po tayo mapasama. Para naman sa mga uuwing overseas Filipino workers, paalala ng PNP DEG, mag-ingat sa mga ipinasusuyong padala o package dahil maaari aniya itong singitan ng illegal na droga. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang amin sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.